So hello mga kulitsyop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating favorite place kung saan natin ginagawa yung ating mga videos. Sa City Ragatan, Bangkok, Dindang, Cavite. Half day po kami ngayon, Wednesday, kaya po nakapunta tayo sa place na to at naisipan ko pong gamitin yung oras para makapag-vlog. Alright, so paalala lang po sa mga magbabakasyon at babiyahin ng malayo, i-check po muna natin yung ating sasakyan. Sundin po natin yung blow baguettes, no? Sundan natin yan. Check natin isa-isa yung nasa blow baguettes. Alright, so importante po kasi yan na bago tayo makabiyahe, mag-check muna natin yung kondisyon ng ating sasakyan. And also, dun po sa mga aalis din po talaga ng mga bahay, may mga ilang araw, siguraduhin po natin na alis po natin yung mga saksak na mga appliances natin, napatay po natin yung general switch kung kailangan pong patayin. Dahil po sa init po ng panahon yan, hindi po natin masasabi, ano? Sabi nga po sa kasabihan, manakawa na po tayo, wag lang po tayong masunugan. Ayan. At dahil po na papanahon ang pagbiyahe-biyahe ngayon, ayan, share ko lang po sa inyo, mag-change oil na po tayo ng ating sasakyan as well as magpapalit na rin po tayo ng steering fluid. Ayan. So maraming salamat kay Sir Gelson Pagsiguron of SJP Marketing. Ayan, kasi sa free natin, magagamit na natin yung binigay niya na filters. Ayan. Ayan, may dalagyan po ako dito para sa pagpalit ng ating steering fluid. Alright, so sa bahay ko po gagawin yan, i-share ko lang po yung mga gamit. So for today po, isa sa pinakamahalagang part ng ating sasakyan na madidiscuss natin for today is yung brake. Ayan, so ituturo ko ngayon kung paano mag-brake flushing ng ating brake fluid at paano po malilinis to nang hindi po natin tinatanggal. Usually po kasi pag nagpapa-PMS tayo, yung iba, sinasabay yung brake flushing, tinatanggal po ito, tinatanggal yung laman, tapos totally bine-brake flushing nila. Alright, so yung iba naman po, nagpapatulong, may kasama, dahil kailangan po may taga-bomba ng pedal para ma-ibomba yung brake fluid and then isasarado yung mga bleeders natin, ano? Yun. So habang nagbi-bleed, so medyo mahirap po yun dahil dapat dalawa kayong nagbi-bleed ng brake, no? Ayan. So ituturo ko ngayon kung paano yung kahit nag-iisa tayo, mapa-flush natin yung at malilinis natin tong fluid reservoir at paano tayo makapag-brake flushing ng nag-iisa po tayo. Alright, so bago ko po simulan yung video natin, shoutout po muna kay Sir Jerry Fernando, Sir Daniel Dakiwag, Sir Rodel Suelto, Sir Edaril Amoroso of General Santos City, Sir TJ Maninang, Sir RJ Pilapil Amen, at kay Rosette Colleen Parungaw. So shoutout po sa inyong lahat at sa mga subscribers po natin na patuloy na sumusuporta, maraming salamat po. Alright, so simulan na po natin yung paglilinis ng reservoir natin. Nararanasan natin guys na yung ating brake reservoir, ito, yung brake fluid reservoir natin, medyo maitim na, no? Ayan, kung mapapansin natin, maitim or hindi na ganun ka-clear yung laman niya na brake fluid. So tuturuan ko kayo kung paano natin yan malilinis nang hindi natin tinatanggal dito. Yung iba, guys, pagka na alam ko, may mga na-idea na kayo sa pag-flushing nitong brake fluid, yung iba, aalisin yung old na brake fluid, sasalin na ng bago, and then, isa-isa nating i-bleed yung mga gulong, no? So, yun yung isa sa mga way ng paglilinis ng ating brake fluid reservoir at brake flushing. Yung isa naman po, etong mismong reservoir natin, tatanggalin natin. Oh, meron niyang tornilyo dito sa bandang gilid. Ayan. So ang gagawin po natin, aalisin muna natin yung laman. Tapos meron po yung tornilyo dito. Tatanggalin yung tornilyo. Bubunutin si reservoir. Ayan, bubunutin. And then lilinisin. So yun yung totally na maglilinis tayo ng brake fluid at yung brake fluid reservoir natin. And then tsaka tayo pupunta ngayon sa pag-flushing ng brake fluid. Ayan. So yung iba tinatanggal nga po dito na binubunot tapos nililinis nila. So
Siyempre, yun ay gawain na ng isang veteranong mekaniko. Ayan. So, ibig sabihin, talagang kayang-kayang gawin ng isang magaling na mekaniko na or isang sanay na mekaniko. Pero sa atin na mga baguhan, hindi natin agad or wala tayong confidence na gawin agad lahat yung mga bagay na yun. Ano? Ayan. So, baka pag ginawa natin, may makaligtaan tayong steps, eh lalo pang mas lalo pa tayo mapahamak dahil mawawala ng preno yung ating sasakyan or hindi maganda yung pagkakablid ng ating sasakyan. So, yun yung isang mga way, isa pang way. Tapos, meron pa tayong ginagawa na kung tayo lang mag-isa, meron tayong hose, tapos merong ilalagay sa bote na brake fluid na konti, ilalagay natin dun sa ating bleeder screw at saka natin tatapakan si preno. Ayan. So, alam ko yung iba may idea na tungkol doon, pero i-discuss ko yun pag tayo ay magpe-flushing na ng brake fluid na sa system natin, no. So, kanina nung pagdating namin, chine ko yung brake fluid ko, no. So, napansin ko may mga dumi-dumi na doon sa loob eh. Oh, ayan. So, medyo maitim na po yung kulay niya, ano? Tapos may mga dumi-dumi. Ang kailangan natin dyan ng ating mahiwagang pang suction at dapat meron kayong reserve na brake fluid. Ayan, so madali lang po ito. Ang gagawin lang natin, isasuction natin yung laman ng ating reserva, no? Kung maisusuot nyo tong tubo na to dun sa mga butas-butas ng ating brake fluid reserva. Ayan. Ayan, dito po sa mga sulok-sulok na yan, yung may maiitim, kung may tutusok nyo po yan dyan, mas maganda para mas makuha niya yung mga dumi na naandoon sa ating lagayan. O yan, o. May mga dumi-dumi pa, no? Pakita ko lang sa inyo kung paano yung ginawa ko. Okay, so isusuot ko dun sa butas. Ganyan. And then, tsaka natin isasaksyon. So, wag nyo lahatin agad para makuha nyo yung mga portion na may dumi-dumi. Gilid tayo. Ayan, nauntog na naman ako. Hindi ko makita kasi yung pinaka opening eh. Tabawas muna tayo. Ayan, kung makikita nyo guys, oh, may kulay-kulay dilaw na. Dito lang natin tapon. Alright, so ayan, try natin na isuot dun sa loob, no? Para pagkuha niya. Ayan, oh guys. Kung makikita nyo, sana makikita. So ayan yung impurity, so ayan yung dumi. Ayan. So, may higop niya yung dumi, guys. Kung isisiksik natin sa loob. Ayan. Ayun, nakikita nyo. Nakukuha nyo yung mga dumi-dumi. So, isuot nyo lang dun sa reservo niya, no? Alright. So, ayan yung ating brake fluid na pangit. Tapos, may mga dumi-dumi sa loob. So, once, guys, na natanggal nyo na yung mga brake fluid. So, isang way lang po to sa pag-flush, no? Yung sinasabi ko nga kanina na tinatanggal yung buong reserva, nililinisan, binabasa ng tubig, yon hinuhugasan. Kaya naman natin yung gawin, pero dahil nasa gubat tayo, wala tayong tubig, wala tayong panghugas, tapos wala tayong pang-blower sa kanya, in case na hindi agad siya matuyo, kasi kailangan mapatuyo natin siya pag hinugasan natin siya eh. Hindi siya pwedeng mahaluan ng tubig. Yan. So tatandaan nyo guys, ang kalaban nito ay tubig. Hindi pwedeng magkatubig ang ating brake system. So isaction lang natin lahat ng brake fluid as much as we can. Ito po ang gagamitin natin panglinis po. Okay, para malinis natin yung loob. Cotton buds. So ang gagawin nyo lang guys, isusungkitin nyo lang yung mga part na nakikita nyo na may dumi. Yan. So kita nyo to guys, oh. Ayan. Kung meron kayo mas mahabang cotton buds, mas maganda. Diba? Ayan yung dumi. Kukuha natin kahit papaano. So, sungkitin nyo lang hanggang maaabot nyo na may mga dumi-dumi sa tingin nyo. Okay, ayan yung dumi. No? Yun. Diba? Oh. Ayan. So, pag sa tingin nyo, pwede na siya o malinis na siya. Ayan. Kahit pa paano, nalinis na siya, no? Ayan. Then, tsaka natin salina ng bagong brake fluid. Yun.
Okay, so papakita ko sa inyo mama yung resulta ng ating pagki-cleaning. So tingnan natin. So ayan na po ngayon ang ating brake fluid. So kung makikita nyo kanina yung brake fluid natin, medyo dilaw-dilaw na kulay dark ano. So sa ngayon, ayan o, linaw-linaw niya na. Ayan. Although may mga dumi pa sa part na to, hindi ko na kasi siya masyado makalikot dahil nga nauutog ako dito sa hood. Bumabangga yung helmet ko at hindi ko maipokus ng maganda tong camera ko. Kaya ito, ayan. So pwede pa naman natin yung sungkitin ng cotton buds kung sakali. So ayan, kahit pa paano nalinis na siya, pero sabi ko nga hindi pa siya totally flashing. Alright, so pag nasalina na po na siya ng bagong brake fluid, ang gagawin na lang po natin is ipa-flush natin or ibi-bleed po natin dun sa apat na bleeder screw ng ating sasakyan. Alright, so nasaan ba yung apat na bleeder screw na yan? So, ang ginagawa po ng iba, kung alin lang po kasi yung pinalada na preno, yun lang po yung ibinibleed ng karamihan, ano? Hindi binibleed lahat. So, kaya lang po, ang pinakatama daw po na pagbibleed ng ating sasakyan is kung ano po yung gulong na pinakamalayo dun sa ating brake fluid reservoir. So, dun muna tayo magsisimula. So, ano po ba yung gulong na yon? Ang gulong po na yon ay walang iba kundi itong ating nasa kanang part, no? Rear right wheel. And then, pagkatapos po nito, may bleed natin, ito naman pong nasa kaliwa natin. Then, susunod po, yung naandun sa harapan, front wheel na right. And then, lastly po, yung ating front wheel na left. So, ganun po yung pinakatama daw po na way para makapag-flush tayo. So, yung pinakamalayo muna para malinis talaga ng totally yung system. Pinakamalayo hanggang dun sa pinakamalapit na part dun sa ating brake fluid reservoir. Pero kung halimbawa naman po na isang gulong lang talaga yung inyong kailangang i-bleed, edi yun lang po ang inyong i-bleed. Ano? Ayan. So, paano po ba tayo mag-bleed? Meron po tayong tatlong paraan para makapag-bleed. Ang una pong paraan is yung two-man bleeding. So, yung two-man bleeding po, meron pong nando sa driver seat and then nagbobomba ng preno. So, pag tumigas na po yung preno, magbibilang po yung halimbawa mga 3-4-5 tapak. And then, sesenyas po yung nasa taga-bleed ng pirme. Kailangan pong ipirme yung ating tapak sa preno. And then, bubuksan niya yung bleeder screw para lumabas yung fluid. Pag lumabas po yung fluid, pag bagong flush po tayo, meron po yung mga bula-bula or yung hangin. Bawal po kasi na may hangin yung ating braking system dahil po pag tayo nagpreno, lumulusot yung ating preno pero hindi kumaagat yung pinaka-brake, no? Yung pedal natin bumababa pero hindi kumaagat yung brake dahil po meron siyang hangin sa loob ng ating system. So yun po yung palalabasin natin hanggang sa purong fluid na po yung nagpo-flow dun sa ating system. So ipisasarado na po yung bleeder screw pag nakatatlo or apat na bleed na po. So paalala lang po, pag ginagawa po natin yon, kailangan chine-check po natin itong ating reservoir. Ayan, so hindi po siya pwede kasing maubusan ng fluid. So yun po yung isang technique, yung two-man bleeding. Ang pangalawa naman pong way is yung gagamit po tayo ng bote. Okay, bote. And then merong ganito na hose, mahaba. So ilalagay sa bote, bubutasan po itong takip. Lalagyan ng brake fluid yung bote. Tapos isasaksak po natin itong hose sa bleeder screw ng ating sasakyan. So nasaan po ba yung bleeder screw ng sasakyan natin? Yan. Gagapang tayo sa ibaba ng sasakyan kaya kailangan natin itong mat. So ayan po guys ang bleeder screw. Oh. Ayan, so ayan po yung bleeder screw. So isasaksak natin yung hose. Kunyari po ito yung hose, isasaksak natin dyan. And then pag naisaksak na po natin ganyan, tsaka po natin siya ipapump, no? Ipapump natin dun sa
yung ating brake pedal. Ang dulo ng ating hose, kunyari lang po ha. Ito po ay hose na may or bottle na may lamang brake fluid. So yun po isa sa mga technique, no? Habang binobomba natin yung pedal, pumupunta ngayon, lumalabas yung fluid dito. So ulit-ulitin natin yung pagbomba hanggang sa ang lumabas na ay malinaw na brake fluid. Ang consequences lang po ng part na yun, hindi natin na-check kung umaapaw na or nagli-leak yung ginagawa natin dahil nandun nga tayo sa harapan at nagbobomba ng pedal. So yun yung problema doon. Hindi natin nakikita kung maapaw na ba siya sa bote. So maya't maya sisilipin natin siya. Ganun ang magiging takbo nun. So magbobomba tayo ng pedal, sisilipin natin dito. Then pag malinaw na siya or hindi pa puno yung bote, isasarado natin tong bleeder screw. So, nakalimutan ko guys, syempre pag nakasaksak yung screw, yung ating hose, luluwagan natin tong bleeder screw. So tapos magbobomba tayo kasi tayo lang mag-isa, one man nga eh, no? So ang pangatlo pong process is yung gagamit nga tayo nitong ating hiringilya or injection para higupin. Hindi na natin kailangan magbomba ng pedal, hihigupin na lang natin from the system yung brake fluid na nandoon sa system natin gamit itong ating malaking injection. Yung iba naman po ang ginagawa, idinudugtong yung hose na to sa dulo ng yung sa lotion, bottle ng lotion, tapos ipepress nila na ipepress hanggang mahigop si brake fluid. So ipapakita natin ngayon. So ang kailangan lang po natin gawin is secure na mabuti itong bleeder screw natin para hindi magkaroon ng leak. So kailangan po maayos ang ating paglalagay ng hose. So much better po kung meron kayong mahaba-habang hose, ano, para hindi alanganin ang mga pwesto natin. And then para ma-secure po yung ating, so once na ma-secure na po natin siya, duluwagan natin tong bleeder screw natin. So nandito po tayo sa kanang bahagi ng rear wheel. Okay, so once na luwagan natin yung bleeder screw, hihigupin na po natin yung old na, ayan, kung makikita nyo po, no, sa camera, ayan, napakadumi na po ng ating brake fluid. Ayan, may kalakalawang pa po, no. So, higup-higup lang po hanggang sa luminaw yung ating brake fluid. Nakikita nyo po, no, napakaitim na po nung nasa system natin na brake fluid. So kita nyo guys, no, napakadumi na, madilaw na yung ating brake fluid. So dapat yan ay clear, yellowish na clear, hindi ganyan madumi-dumi, no. So antabayanan nyo lang guys hanggang sa luminaw na yung kanyang nalabas sa kanya na brake fluid. Dapat kung ano yung sinalin nyo, ganun na rin yung kakulay niya, hindi siya nalalayo dun. Yan, so makikita nyo guys, lumilinaw na yung tube, yung ano natin, brake fluid natin, no. So hindi na siya kasing itim ng mga naunang brake fluid, no. So once nakita nyo guys na yan, clear na yung brake fluid na lumalabas sa kanya. Yan. Diba, malinaw na kanina, yung dilaw na dilaw talaga na parang may kalawang, no. Ito, okay, so pag ganyan na, close na natin tong bleeder screw natin. Ayan, o, kita nyo, clear na yung lumalabas sa kanya, no? So, higpitan na natin itong bleeder screw para makalak na siya. And then, tanggalin na natin itong, sigipan na natin siya, tatanggal na natin. Ayan, secure lang natin mabuti. Siyempre, huwag natin kalilimutan, sprayan ng tubig para hindi siya kalawangin. So, ayan, nabawasan siya ng kalahati. So, gagawin natin, dadagdagan natin siya. Okay, so di ba kakulay na yung huling lumabas dun sa hose? Kakulay na niya. And then, ipapakita ko sa inyo ngayon yung nakuha natin. So, tingnan nyo to guys. Yung nandito sa ating injection, no? Yan. Ganyan ka itim na yung nasa loob ng system natin dun sa kanang part ng ating sasakyan. So, ganito na siya ka
dumi. Ibig sabihin talagang contaminated na contaminated na. May kalakalawang na siya. So isa sa mga dahilan yan kung bakit medyo matigas na minsan yung ating preno. Then punta naman tayo dito sa kaliwang part. Okay, so kanina itong part na to yung ating binlead. So ito naman ngayon ang ating ibibleed. So same process. So ito meron pang rubber cup. Ayan. Then ating luwagan. So pag maluwag na, okay, so tulad ng kanina, no, napapansin nyo. Alright, so pag nakita nyo po na tulad yan, ayan, no, malinaw na ulit yung lumalabas sa kanya. Close na po natin yung leader screw. Okay, then alisin na natin tong. Secure lang natin. Then balik natin si cup. Okay. Then syempre, sprayan natin yung mga parts na nilagyan ng brake fluid. So tinan nyo yung natanggal ko, guys. Oh, ayan. Contaminated na contaminated talaga. Okay, so nabawasan ulit yung brake fluid natin. Dadagdagan ulit natin siya. Then punta naman tayo dito sa kaliwa ko naman ngayon kasi nakaharap ako sa sasakyan. Pero pag nakatalikod ako sa sasakyan, sa kanan, ito namang passenger side ng front wheel naman natin. Okay, so dito naman, ito yung ating bleeder screw. So kung sa harap ang ating bleeder screw ay, ang size niya ay G's, harapan, ang size naman niya ay 8. Then lastly, dito naman sa ating driver side, front wheel. Ayan. So makikita nyo guys, dun sa injection natin, pinakamabilis na luminaw itong side na malapit sa reservoir natin. Or, ubus na yung mga contaminated na fluid sa system. Ito na lang yung pinakamaigsi sa reservoir natin. Kaya konti na lang yung dumi nito. So hindi na siya katulad ng iba na malalayo na sobrang dami ng fluid na dapat nating makuha. So pag okay na siya, tarado na natin. And then basahin natin syempre para mawala yung mga natapong brake fluid. Ayos ka. Yan, so konti lang yung kinuha natin dun sa pinaka last part dahil malinaw na yung fluid niya na lumalabas sa kanya. And then, itest ngayon natin yung sasakyan natin kung may preno. Siyempre, itest muna natin bago natin patakbuhin ng malayo. Okay. So para malalaman yung preno natin kung okay, kailangan pag tinapakan natin yung preno, wala siya yung bumababa na pakiramdam. No? So dapat steady lang siya. Hindi siya yung parang lumulubog pag nag-start tayo. Sa una, lulubog siya ng konti, pero yung unti-unti siya lumulubog, yan. Hindi pwede yun. Dapat pag press natin ang preno na madiin na madiin, wala siyang ibang mararamdaman, steady lang siya. Alright, test natin. Okay, malakas. Atras. Alright, malakas. Ayan. So successful yung pag bibleed natin ang sasakyan natin. Check lang natin yung ating reservoir kung nagbawas. Right? So hindi naman siya nagbawas, no? So mamaya pag uwi natin, titingnan natin yung brake fluid ulit natin kung siya ay magbabawas. Alright? So hanggang dito na lamang po siguro ang aking vlog. At sana po ay may niyambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito.
At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! Ingat po tayo sa daan! Kulit Shop would like to thank the following sponsors: SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Jelson Pagsugiron, Jelson's Vlog, and Jelson's D-Store.